Sa kabisayaan, ito ang takbuhan ng mga nawawalan na ng pag-asa. Imahe ng Birheng Maria na akap-akap ang kanyang anak na si Jesucristo, ang Birhen de Regla. Pero sa dulo ng Luzon, sa liblib na barangay Iniwaran sa Masbate. Ang Birhen de Regla tila naging kawangis o kamukha daw ng bato sa isang kuweba at di mano himalang nakapagpapagaling kahit pa ng malulubhang sakit. Ang butas ng kuweba noon hindi magkasiya ang isang tao, ngayon malaki na. Doon po kami naniwala na siya sagrado. Tubig akong ihilam os. Ay, akong paminaw niyang uban akong ihaplas ako ang mga bantuhod. Ito rin daw ang nagliligtas sa kanilang bayan ngayon contra COVID-19. Wala naman po kami nagkasakit, nagka-positive po sa aming barangay. Siguro po binabantayan kami ng Birhen sa Regla kasi po talagang milagrosa siya po. Mula sa sentro ng bayan ng San Pascual sa Masbate, kailangang magbangka ng isa't kalahating oras para marating ang misteryosong kuweba. Pagpasok ng kuweba, makikita ang pinagtitirika ng kandila ng imahe ng Birhen de Regla, nakatabi ng ilan pang mga imahen. At sa likod nito, makikita ang bato na sinasabing kamukha raw o kawangis ng Birhen de Regla. Bagtayan lang, kaya na may managkot. Libihan, silhigan, nagamsyagabog. Sabado ko no, niya ang kinaligo, dili niya ipayabo, ay makaayo, adaghan mangayo. Ayon sa mag-asawa at tagapagbantay na sina Remedios at Vicente, taong 1919 nung napanaginipan nila ang Birhen. Ang iyang gipadanggo sa kuwa, ang dibulto dito sa simbahan, ipada kay mo iyang larawan mo, kay siya Birhen sa Regla. Isuod ko dili sa langob, niya daghang kay sagbot akong gisiligan. Doon na raw napansin ni Remedios na ang isa sa mga bato, kamukha o kawangis nga ng Birhen de Regla. Niya ako siyang gikwanan, ibutang agparol, suga, ipahumutan, naghilak ko, naluoy ko sa iya. Nung taon ding yon, agad daw silang pinaghimalaan. Ako po'y siniraan dito sa amin. Ako daw po'y may lalaki. Pagkarinig po ng aking asawa, nagalit po siya. Tapos bigla siyang kumuha ng baril. Binaril talaga ako sa noon ng asawa ko. Hindi ako nawasak yung ulo ko. Halip yung nasandala ng ano ko, ulo ko, yun talaga ang nabutas. Napatunayan ko talaga na minilagruhan niya talaga ako. Pati raw ang pumapatak na tubig mula sa ulo ng bato na kamukha ng Birhen. Mapaghimala rin daw. Nanlabas si Minga akong bata, mangod niya ni. Nanlabas si Minga. Pero pag uli niya, gisakitan sa tiyan, so kakalibang. Among gipainom mo. Dagan siya rin. Mao gito'y pirmiro na mong painom sa iyang kinaligo. Amo to, di na namo iya bu. Ay, akong paminaw niyang uban, akong ihaplas ako ang mga bantuhod. Bana, kaloy sa Diyos, karon mayo man akong paglakat. Tubig akong ihilam, os. Makatanod pa ko sa dagom, di sa gabi eh. Kitaan pa na ako ang buho. Ang mga kwento ng di mano himala umabot hanggang sa kabilang isla. Si Tatay Marcelino, nabalian ng paa matapos mahulog sa puno ng nyog. Kaya sa loob ng 15 taon, mga kahoy ang ginawa niyang tungkod. Pag-atin ako dito sa apal katulong akong hulog, sa doktor sa naga, nga dinagay ko kalakaw. Paan na lang ko makakuan? Ang ingon sa kong magawa nga, magkuhan ka lang, mag-ampok ka lang sa Ginoo nga mauli ang ka. Hanggang nagbakasakali siyang lumapit sa Birhen sa kuweba. Ang tubig na nakuha mula sa dimanoy Birhen, ipinahid niya sa kanyang mga paa at matapos lang daw ang isang buwan. Si Tatay Marcelino, kahit walang tungkol
lingkod, himalang, nakalakad. Salamat sa mahal na birhen. Naulihan ko sa akong batyag. Manangihin mo na ako nga ako magdagkot ko sa imo kay kanaang naulihan. Turos na ko naan po ang mga santos nga naulihan ko. Ang mangingisda namang si Jimmy, wala raw pampa-opera sa kanyang sakit sa bato. Hindi ako makatayo, hindi na ako makagalaw-galaw. Isang buwan kong daladala yun, tinis ko talaga yun sir dahil wala nga kaming pera. Pagkasakit na yun sa tagiliran ko, nagpa-check up kagad ako sa kanyang doktor. Kailangan daw ang perang malaki-laki sa akin dahil upirahan daw ako. Paano na ako kung wala na ako? Paano na yung mga anak ko? Desperado na, ininom niya ang tubig na tumutulo mula sa ulo ng bato sa kuweba. Sabi ko, malabirhin, pahingi ako ng tubig mo. Gawin ko na lang ang gamot yung tubig mo kasi wala akong perang pambiling gamot. Tapos binigyan ako nung nagbantay doon ng yung matanda. Sabi nung matanda, sige inumin mo lang yan kasi yan ang makakalutas sa'yo. At matapos ang isang buwang pag-inom, umayos daw ang pakiramdam niya. Sabi ko sa kanya, pag inilabas mo yung nakabara sa akin, titirik ako sa iyo ng kandila, 20 piraso. Doon sa may hagdanan mo, luluhod ako papunta dyan sa artal mo. Yun, ginawa ko yun sir dahil tinulungan niya ako, tinupad ko talaga yung pangako ko sa kanya. Tiniis ko yun sir, yung tuhod ko kahit sugat-sugat kasi tinulungan niya ako. Ayon sa barangay captain, dahil nakabukod ang kanilang isla, 4 hanggang 5 oras ang kanilang biyahiin, marating lang ang pinakamalapit na ospital sa Naga City. Kaya sa tuwing meron daw nagkakasakit sa kanilang isla, kalimitang sa himala na lang umaasa mula sa sinasabing kamukha ng birhen sa kuweba. Sa lahat naman po na umiinom at naghahaplas ng tubig, wala naman pong napasama, lahat po napagaling ng tubig. Kasi dito sa amin, sa bayan na ng San Pascual, may nakaready po kami laging sea ambulance na tatakbo papuntang city. Pero minsan po nagkakaproblema talaga, lalo na kung yung hindi maganda ang panahon. Pinapadala na lang po namin sa Klaberia. Sa lahat ng barangay dito sa San Pascual, I mean, meron tayong naka-assign na health worker doon. Plano namin ay dagdagan ng karagdagang mga tao, mga health workers, para mas maka-reach out pa po sa lalong sa mga malalayong lugar. Yung bato sa kuweba, limestone yun. Ang common na original limestone sa atin ay usually mga ano to, dating mga coral reef. Yung imahin na pinapakita doon, isang stalagmite na perform ito dahil sa ulan yun. Yung ulan may ipon doon sa limestone. So yun ang pinanggagalingan ng tubig na galing sa kuweba. Wala pang proseso ng pag-aaral, affirmation, confirmation, or denial. Itong batong kamukha ng Birheng de la Regla dyan sa Masbate. Yung affirmation or confirmation ay sa simbahan yon para basbasan na tunay at wagas yung kanilang nadama at naranasang milagro. Kung sa tingin mo nagmilagro ang Diyos sa'yo, walang pwedeng sumalansang doon. Mas maganda sana sir kung may malapit na ospital, lalo na sir kung yung ospital na magiging kumplito na wala na kaming hahanapin pa. Sana ang mga liblib na bayan sa Pilipinas, bagamat pinatitibay ng mga pagsubok ang kanilang pananampalataya, naaabot din ng serbisyong medikal. Bagamat nasa Diyos ang awa at himala, nasa tao pa rin ang gawa. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.